Shaitanur Rajim, Bismillahir Rahmanur Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahir Wasalatu Wasalamu Allah Rasulillahi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, kapayapaan at awa ng nag-iisang Diyos sa inyong lahat. Senator Ronald Pato de la Rosa. Takto po. Salamat din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po at muli po ninyong pinaunlakan ang aming imbitasyon sa araw na ito. Opisyal na po nating binubuksan ang pagpapatuloy ng ating hybrid public hearing. Nais ko pong ipakilala po sa inyo ang ginagalang, ang idolo, ang pinakamatigas pong senador sa buong lupalop ng kasaysayan ng Senado. Ang atin pong idolo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Baka meron po kayong... Opo, mauna ka na, boss. Ikaw ang... Mahaba ito, boss. bago po natin... Mahaba po kasi ang aking presentasyon. Dahil kami po ay nakapag-hearing na magmula po sa Mindanao at Luzon, bago po ang lahat, nais pong ipakilala ng ating magaling na COMSEC ang atin pong mga resource speakers and person. Ma'am? Thank you, sir. Mayong buntag. I would like to acknowledge our resource persons present today. Mr. Ian Mark Anthony C.T., Bank Officer for BSP, Visayas Regional Office. Good morning, sir. Mr. Carl Johan Sepulveda, External Services Associate, Business Advocacy and Policy. Good morning, sir. We have Attorney Irvin Estardante, representing the business sectors of Cebu, together with Ms. Recyclins de la Serna. We have Mr. Christian Paroan, President, Philippine Retailers Association of Cebu. Good morning, sir. And we have Ms. Florenza Alpuerto, Chief Investment Specialist, Board of Investments in Cebu. Sir, we would also like to acknowledge the presence of the resource persons virtually. We have Ms. Siti Botokan, Ms. Maan Ferrer Magduba, and Mr. Michael Bortolosa from the Banco Central ng Pilipinas. They are in their main office in Manila. And we also have Secretary Ernesto M. Pernia, former Socioeconomic Planning Secretary of NEDA and Professor Emeritus of the School of Economics, University of the Philippines. And we have Mr. Calixto Chipyanco, President Foundation for Economic Freedom. That's all, Mr. Chairman. Maraming salamat po ang aming attorney Ethel Dignadice Villaflor. Maraming salamat, ma'am. At binabati ko rin po lahat ng aking kasama sa Senado. Maraming salamat po. At mga mahal kong kababayan, salamat po. Muli ako'y humihingi ng paumanhin at ako po'y na-delay ng konti. Alam niyo po, sa atin pong ipinaglalaban, kasama po dyan ang pagbibigay-pugay sa local government, lalong-lalo na po sa ating mga barangay captain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maayong buntag sa ating mga mahal na Sugbuanon. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. Napakapalad po namin na makabisita sa Cebu City, ang Queen City of the South, ang pinakamayamang syudad sa katimugang rehiyon at ika-anim sa buong bansa. Meron po itong 7.9 billion total network nitong 2023. Ano po, malaki po yun, ha? 7.9 billion ang inyong net worth. Maswerte po ang inyong syudad na pinamamahayan ng ilan sa mga pinakamalalaking oil firms
at financial institutions sa bansa. Samantalang ang Cebu Province naman po ang pinakamayamang lalawigan sa Pilipinas at ang nag-iisang probinsyang nakaabot ng 200 bilyon ang assets. Napakahusay rin ng Cebu City at Cebu Province sa pagpapaunlad ng inyong merkado. Sa katunayan, top performing po ang inyong syudad at probinsya sa generation ng lokal na kita at pangungulekta ng buwis. Inyo pong mauunawaan kung ganito kahalaga, lalo na at nakasentro sa ekonomiya ng probinsya at lalawigan sa ating pagdinig ngayon. Napakahalaga po ng Cebu. Kaya po pinilit namin kasama po ang COMSEC na dito po kami ang huling hinto ng aming pagdinig dito po ganapin sa Cebu dahil usapin po ng ekonomiya ang ating isinusulong. Ikatlong probinsya na po ito na aming dinayo para sa pagdinig ng ating Komite ng Constitutional Amendments and Revision of Codes. Mula Timog patungong Hilaga, nandito naman po tayo sa rehiyong ng Visayas para marinig ang inyong boses ukol sa panukalang amyenda ng ating saligang batas. Noong nagdaang Huwebes po ay bumisita kami sa Baguio City para tipunin ang mga eksperto at kinikilalang personalad tulad na lamang po nila Baguio Mayor Benjamin Magalong, Congressman Mark Go at Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica. Nandito po, kasama po natin ngayon si Mr. Anti-Corruption. Mapalad din po tayo na nakadalo ang kinatawan ng Davao del Norte 1st District na si Congressman Pantaleon Alvarez. Bago po tayo dumiretso sa ating talakayan, hayaan niyo po muna ako na sariwain ang mga napulot nating aral sa ating nagdaang pagdinig. Para po sa ating mga kababayang nakikinig, hayaan niyo pong himayin natin ang mga tanong na ano, bakit, papaano, at siyempre pa po magkano ang pagsulong ng panukalang batas. Una po, ano po ba ang ating pinag-uusapan? Tampok po sa ating pagdinig ang 7 economic provisions sa konstitusyon na ating isinusulong sa pamamagitan po ng Constituent Assembly o CONAS. May kaparehong panukala din pong isinusulong sa mababang kapulungan. Ako'y ikinorek dito eh. Huwag ko na raw tatawagin na mababang kapulungan. Ang gusto daw po ng Congress ng House ay tawagin silang mas malaking kapulungan. Ayan. Para good shot tayo lagi. isinusulong sa mas malaking kapulungan, ito po yung House. Naipasana sa third reading noong Martes, House Resolution Number 6 at ang implementing law nito sa House Bill na Number 7352. Ngunit, hindi tulad ng ating moda ng CONAS, ang kanila pong gusto ay constitutional convention. Ano po ba ang pagkakaiba ng CONAS at ng CONCON? Makikita po natin sa slide. Tingnan po natin ang slide natin, mga mahal kong kababayan. Pinaghirapan po namin ito. Akalain nyo, si Bad Boy gumagawa ng ganito. Kaya ibig sabihin po, pinaghirapan ko po ito. Kaya tingnan nyo po. Makikita po natin sa slide na base sa uri ng reforma, ang CONCON po ay para sa amendment o pagbabago ng isa o iilang provision sa saligang batas. Samantalang, ang CONAS po yun. Ito po, CONAS. Ito po. Ang CONCON naman po ay tumutukoy sa malawakang yan, pagsusuri o pagbabago na makakaapekto sa kabuuan ng saligang batas. Ayan, maliwanag po yan. Yung CONAS, kung meron lang po tayong gustong baguhin na isa o dalawa o tatlo, yan lang po.
Yung konkon, yung pangmaramihan. Kung gusto na nating baguhin yung lahat, konkon. Sa mga katwid, mas naaayon po ang konas sa pag-amyenda ng economic provisions dahil maituturing itong piecemeal change ng saligang batas. Sa ilalim po ng CONAS, miyembro po ng kasalukuyang Kongreso ang mag-aamenda ng saligang batas. Samantalang sa CONCON, maghahalal pa po kayo ng mga bagong miyembro. Isa lamang po ang kailangang halalan sa CONAS na gaganapin sa isang plebisito na siyang magraratipika ng mga mungkahing amyenda. Sa CONCON po, dalawa po ang ating magiging halalan. Ang unang halalan ay para sa pagpili ng mga delegado na lalahok sa Constitutional Convention. Samantalang, ang pangalawang halalan ay para sa plebisito na magraratipika ng mga mungkahing revisyon. Kailangan maliwanag po, ano? Pagdating po kasi, mga mahal kong kababayan, kapag kasaligang batas po, hindi po ito dadaan sa Pangulo ng Pilipinas. Ang mag-a-approve po nito ay ang taong bayan, kayo po. Yan po ang dapat maliwanag. Kaya hindi po tayo sisip-sip kahit kanino. Ha, hindi po tayo naging, ito po ang Mr. Tigas at si Mr. Bad Boy para maging sip-sip lang kami. Hindi po. Ito po, tandaan po ninyo, ginagawa po natin itong pagsasaayos ng saligang batas para po sa inyo. Magkano po ba ang gagastusin natin? Nako, ito, usapin na po itong napakahalaga. Ayon sa pagtataya ng NEDA, kung konkon, tulad po ng nais ng mas malaking kapulungan, ito po yung House of Representatives, yung mga congressman at congresswoman, ang isinusulong po nila ay gagasta po tayo. Tingnan nyo po. 28.5 billion kung ihiwalay ito sa darating na barangay elections sa October 30. At 14.7 billion naman po kung isasabay natin sa eleksyon itong barangay election. Kasama na po rito yung 805 milyong piso para sa allowances at iba pang benepisyo ng delegado. Tandaan po ninyo yung figures natin, mga kababayan, ha? 28 billion kung hindi po sila sasabay sa barangay election. Kung sasabay po yan, 13.8 billion. 14 billion pagkasabay, pag hindi kasabay, 28.5 billion. Kapag on us, tingnan nyo po, yung isinusulong po natin, 46 million lang po ang gagastusin kung Constitutional Assembly, kung sasabay sa barangay election. Ang laki po ng pagkakaiba. Sa 14.7 billion doon sa 46 million. At kung ihihiwalay naman po, hindi tayo sasabay, 13.8 billion. Kaya makikita nyo po, ang layo po nung figures. Sa madaling sabi po, kung pareho, isasabay po, mas maganda sa akin, kung ako po ang tatanungin nyo, ito tong sinusulong ko, isabay na po natin sa barangay election. Kaya yung atin pong mga kapitan, payagan nyo na po kami sanang sumabay na po sa inyo. Ano po ang mararating, ito, kung 28 billion po ito, ano ba ang mararating ng 28 billion natin? Napakalaki po ng 28.5 billion piso kung gagastusin po natin sa CONCON. Kung ito po ay ihihiwalay pa sa darating na barangay election, isipin na lang po natin kung ano-ano pang makabuluhang proyekto at programa ng gobyerno ang mapopondohan ng 28.5 billion. Tingnan nyo po, ah, ang dami po. Kung yung 28.5 billion ay isi-save na lang natin at hindi natin gagastusin sa CONCON, makapagtatayo po tayo ng 11,400 na classrooms.
Social pensions para sa 2.2 million indigent senior citizens. Ito po yung mga kailangan nating gawin, ha? Na wala pa pong pondo. Dapat dyan natin dalhin, no? Health facilities, ha? Enhancement program. Isang buwang koleksyon ng buwis mula sa langis ng bansa yan. Sweldo at benepisyo ng mga healthcare workers. Nako, ang ating pong healthcare workers, kawawa ito. Magkano lang ang allowance? Wala pa yatang 1,000 yata ang allowance ng ating mga healthcare workers. Ayuda para sa 1.1 milyong pamilya ng 4-piece. Feeding program para sa 3 milyong bata. At free tuition. Napakadami po, napakadami pong pwedeng pagdalan ng 28.5 billion. Sa mga kababayan, pakinggan niyo po ito, masarap to itong itanim eh. Pag napakinggan niyo, huwag niyong ilabas po rito. Alam niyo po, sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahigpit at pinaka-restrictive na ekonomiya sa foreign direct investment. Hindi po ito tama. Kasi alam niyo po, tayo po ang Pilipinas, kapag ka may trade agreement, tayo po ang nauuna. Andiyan, bumubulusok ang Pilipinas, taas ng kamay. Sama kami dyan sa globalization, eto sa RCEP, sama kami dyan. Eto na naman po, yung EDCA. Isa na naman ang Pilipinas niya. Sige, ano kami, papasukin natin ang military ng iba't ibang, hindi lang po Amerika, pati yung iba't ibang bansa, war games na po sa atin at welcome tayo sa kanila. Pero pagdating sa investment, napaka-stricto natin. Bakit? Tanungin po ninyo, bakit pagdating sa investment, napaka-higpit naman ng gobyerno. Baliktad po. Dapat pagdating sa investment, bukas tayo. Hindi naman po pwede na bukas tayo sa mga produkto ng ibang bansa. Sige, pasok kayo dito. Sa mga military equipment, sige, pasok kayo rito. Pero pagdating sa investment, hindi, bawal kayo rito. Malaking kalokohan po yun. Pag-isipan niyong mabuti yan, talaga pong kailangan ninyong itanim sa isip niyo, bakit? Sa Asia po, huling-huli po tayo kumpara sa ating mga kapitbahay po natin. Kung restrictive ng regulasyon sa FDI ang pag-uusapan, sa Asia po, number 13 po tayo. Isipin niyo po yun, banglabing tatlo tayo sa 14 po. Ah. Isipin niyo yun, kulelat. Ayan, tingnan niyo po. Napakalungkot po. Singapore, una. Sumunod, Malaysia, Thailand, Indonesia. Tayo. Quank. May kalungkutan. Sobrang kalungkutan. Dahil po, yan sa isinasaad ng konstitusyon. Napakahigpit po ng ating ekonomiya, lalo na po sa foreign equity ownership o dayuhang pagmamayari. Hindi natin kayang makipagkumpetensya sa ibang bansa na mas maluwag. Bukas po ang kanilang industriya sa foreign ownership. Ano po ang epekto nito sa ating bayan? Una po rito, hindi kahali-hali na ang bansa sa mga dayuhang namumuhunan. Sa katunayan, nasa ilalim po tayo. Ito yung sinabi ko. Doon po, panglabing tatlo po tayo sa 14. Hulo rin po tayo sa Asia pagdating sa FDI sa bansa. Mula po noong 2011 hanggang 2018, ang net FDI natin ay nasa $48.7 billion lang po. Samantalang higit sa triple po ang pumasok sa FDI ng Indonesia. At doble naman po sa kapitbahay nating Malaysia. Tingnan niyo po yung Vietnam. Galing sa gera yan. Ang Vietnam po, komunista pa po yan, ha? Ibig nyo sabihin, mas mahigpit pa tayo sa komunista? My goodness. Di ba? Mali. Maling mali. Ito po.
Noong 2021, Pilipinas pa rin ang may pinakamababang FDI inflows sa top 5 Asian na bansa. Wow, na. Pinakamababa po. Ayun po, tingnan nyo. Indonesia, 20 billion po yan. Vietnam, 15. Malaysia, 11. Thailand, 11. Tayo, 10. Ito po, ang atin pong kakaunting FDI ay nakasentro lamang sa piling rehiyon. Ayan, dito po, tingnan nyo. At hindi kumakalat sa ibang bahagi ng bansa. Yung FDI mo, kung meron man pumasok na FDI, hindi po yan pumupunta sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Tingnan nyo po kung saan lang bumagsak. Ayan lang po, number one, Calabarzon. Sumunod, Central Luzon. Sumunod, Ilocos Region. Tapos, Central Visayas, National Capital Region. Hanggang doon po sa baba, kita nyo, may kalungkutan talaga. Bakit nakasentro lang? Nakasentro lang ang investment sa Luzon. Aba, may kalungkutan po talaga yan. Kahit saan nating tingnan, bulag na lang ang hindi. Ito, hindi ko po ito inimbento. Ha? Hindi ko kaya mag-imbento ng ganyan. Hindi kaya ng isip ko yan. Ito po, galing po yan sa mga eksperto ng patungkol sa ekonomiya. Kamailan lamang po, ito, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang net inflow ng ating FDI ay bumagsak ng 23% o mula sa 12 billion noong 2021 ay naging $9.2 billion na lamang nitong 2022. Mga kababayan, hindi paakyat. Pababa po tayo, pababa. Habang ang ibang bansa, kapitbahay natin, pataas, ang Pilipinas, pababa. Dahil po yan sa higpit ng ating economic provision sa 1987 Constitution. Ano ang ating ginagawa po para matugunan ito? Ang payo po ng mga eksperto, dapat kumilos ang Pilipinas para makahalina sa mga dayuhang namumuhunan. Katulad po, sabi nga, yan po ang sinabi ni China Bank Chief Economist Domino Velasquez. Ito po yung mga opinion ng mga magagaling na tao. Ha? Ayan po. Ha? The Philippines has to do more. Ah, teka, lumipat kagad. To attract foreign investors, thereby increasing capital investment in the country and creating better quality jobs. Isipin niyo po yun. Kapag tayo daw ay nagpapasok ng mga dayuhan, magkakaroon ng maraming trabaho. Trabahong magbibigay ng tamang sweldo. Goodness. Next. Ongoing efforts in Congress to amend the Philippine Constitution bode well for the country's long-term economic growth, which could turn out higher than forecast, especially if restrictions on foreign direct investments were removed. Galing po ito sa Fitch Solutions. Ito pong Fitch Solutions, binabayaran po ng malaki to para magbigay ng kanilang forecast, magbigay ng kanilang opinion. Ito po ay kilalang kilala sa buong daigdig. Ito po yung mga tunay na nakakaalam kung ano ang dapat mong gawin sa ekonomiya mo sa isang bansa. Sila po ang nagsasabi. Malinaw po. Aray ko po. Galit na yung mic. Sila po ang nagsasabi. Hindi po ako, ha. Tandaan nyo, mga kababayan. Hindi po ako ang nagsasabi. Ang nagsasabi, yung mga nakakaalam kung paano makakabangon ang ating ekonomiya. Ngayon po, sa huli, patuloy pa rin po ang ating pagdinig para mapalalim pa ang ating kamalayan sa mga nabanggit na usapin. Hangad ko po na maging bahagi ang mga subuhanon sa ating usapan, huhubog sa kinabukasan ng ating mga anak at apo. Kaya naman po, atin ng pakinggan ang aking pong idolo,
idolo ko po ito. Talagang noon pa. Ginawa ko pa yung buhay nito. Talagang niligawan ko po ito. Sa akin mo na ibigay yung buhay mo, sir. At talagang ito po ang masasabi ko na kailangan po natin itong taong ito sa bayan natin. Kailangan po natin talaga nung matitigas, matatapang na ipaglalaban po ang karapatan po ninyo. Dito po sa hearing nito, pwede po kayong pumulakpak ha. Ito po, papakilala ko po sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Salamat sa iyong paliwanag. May buntag ka na itong tanan. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa inyong pag-ani o pag-appeal niining atong public hearing para mapaminaw na mo ang inyong pulso kung sa gyud ninyong gusto may tungod sa pag-aminda sa atong konstitusyon. So, ako lang basahon akong opening statement. Vox populi, vox dei, the voice of the people is the voice of God. Our constitution did not fall from the heavens, nor was it dictated by a divine being. We prayed for inspiration. The constitution was framed by our own people, for our people. And so, we are here today. We want to hear from you. If our current constitution still represents the will and aspiration of the Filipino. We want to know your thoughts and your opinions because after all, you have elected us to represent you. I would like to thank the chairman of the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Senator Robin Hood Padilla, for actively and relentlessly conducting hearings, going around the country to engage the maximum participation of everyone in the pursuit of finding out whether our fundamental law still embodies our interest. There is no one who claims that he has the monopoly of truth or knowledge about the Constitution. I humbly appear and join you today not only as your elected officer, but also as a learner. There is so much to be learned outside the confines of the halls of Senate. When the time comes and we need to vote arises, I shall be confident and will be able to vote with a clean conscience, knowing that I voted for the future of my people. It is normal to fear change, but embracing change would be much more acceptable if we find the time to know why we fear it. Thank you very much, Oga. Usab, mayong buntag ka natong tanan. Maraming salamat po, Senator Ronald Bato de la Rosa. Napakaganda po nung huling kataga na doon po sa kanyang panimulang salita, yung pagbabago. Iyan po ang madalas natin naririnig, mga mahal kong kababayan. Madalas, iyan pa ang isinisigaw ng inyong mga kandidato. Pero, tama po yun eh, yung sinabi niya eh. Kung gusto natin ng pagbabago, huwag kayong matakot. Kailangan matakot kayo dun sa luma. Pero yung bago, wag po nating katakutan yon. Kaya, umpisahan na po natin ang talakayan. Umpisahan po nating tanungin na si Mr. Calixto Chiquiamco, President po ng Foundation for Economic Freedom. Sir, magandang umaga po. Magandang patanghali po. Magandang tanghali po rin, Senator Robin Padilla. Meron po kaming katanungan po sa inyo patungkol po sa inyong artikulo na pinamagatang The Case for Constitutional Change. Sinabi po ninyo na ang 1987 Constitution ay sumasailalim sa mga interes at ideolohiya
ng anti-diktaturyang koalisyon. At dahil dito, ang oligarkiyang anti-Marcos ay nagpasok ng proteksyonistang Filipino First at Filipino Only na provision sa ating konstitusyon. Nabanggit din po ninyo na ang proteksyonismo na ito ay humantong sa pangingibabaw ng inefficient and rent-seeking monopoly and oligopoly. Maari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga kababayan na nakikinig kung ano po ang naging epekto at patuloy na epekto ng mga proteksyonistang economic provision na ito sa ating saligang batas na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Ano po ba ito, sir? Well, ang pinaka-epekto po nito ay makikita natin sa klase ng mga services na nakikita natin, no, lalo na po sa mga telecoms at yung mga iba pa, na sa shipping, for example, no, alam niyo po na ang Pilipinas is the most concentrated economy in Asia. Ang ibig sabihin po noon, ito po ay dominado ng mga monopolya kasi wala po silang kompetisyon. Dahil meron pong restriction sa ating constitution for siyempre ng mga entry ng mga foreign companies who can provide competition. So ang nangyari po dyan ay naging masama ang ating mga, lalo na yung mga services, no? Even po sa mga shipping, tayo po ay napakamahal po mag-ship ng mga goods, mga ating mga farmers from Mindanao, for example, to Luzon. Mas mura pa from Manila to the United States. Pagkatapos, yung pagkawala ng teknolohiya, pagkawala ng mga iba pang advanced na paraan, pagpapalakad ng business, sinasabi natin, dahil may restrictions tayo, na ayaw, hindi natin welcome yung mga yan. Alam nyo pa, at sa shipping, tayo pa ang isa sa pinakamataas na accident record sa buong mundo sa shipping, no? So yan ang isa bang mga resulta ng itong restrictions na to, yung pagkawala ng kompetisyon, pagdominado ng monopoly, pagkawala ng technological transfer, pagsama ng mga services, no? So alam niyo po, ang pinakamalaking resulta po niyan is yung ating OFW. Kasi po, walang trabaho dito. So, napepwersa ang ating mga kababayan na pumunta sa ibang bansa, mahiwalay sa kanilang mga pamilya para magtrabaho sa mga pabrika at sa mga kumpanya abroad. Ang irony nito, kuminsan, ini-import natin yung mga produkto na produce na ating kababayan sa ibang bansa. Bakit hindi na lang yung mga i-welcome nating investments dito para ganun yung ating kababayan hindi na mahiwalay sa pamilya nila at kikita sila na mas malaki dito sa ating bansa. At pagkatapos, lalakas tayo because we can be more self-sufficient, because the factories and the companies will be located here instead of sa ibang bansa. Ganun po, yun po ang aking pananaw na masamang resulta nitong restrictions sa Constitution. Maraming salamat po. Sir Calixto, sa palagay niyo po, ito na po ba ang napapanahon para baguhin po natin ng economic provision sa saligang batas? Ngayon na po ba talaga dapat nating gawin? Kahapon pa dapat ginawa natin yan, Senator Padilla. it's overdue, dahil tayo po ay kulelat eh. You know? Kulelat tayo as you know, sa investments. Naunahan na tayo ng Vietnam, as sinabi po nyo, yung bansang yan. Dumaan pa ng gera, na-devastate yan ng war. Ngayon, naunahan na tayo. Kasi mas bukas sila sa foreign investments. Sir, naniniwala po kayo na kapag pumasok ang foreign investment,
ito po ay magbubukas ng magandang oportunidad sa ating mga kababayan na magkaroon po ng trabaho at magandang sweldo? Oo. Magkakaroon ng kompetisyon at magkakaroon ng choice yung ating mga consumers kasi mas maraming mga kumpanyang papasok. Lalo po doon sa mga industriya na malaking kapital ang kailangan, no? Kamukanya ng mga shipping, transport, etc., no? Mas maraming papasok dito at mag-competition, it will result in lower prices, better services. Ganun po ang magiging resulta niyan. Meron pong nagsabi, sabi niya, alam mo, pagka pumasok dito ang mga foreign investor, pati ang sweldo ng mga kababayan natin, tataas yan. Kasi yung mga foreign investor, sumusunod yan sa International Labor Organization. Palagay niyo po, magkakatotoo po yun? Totoo po yan. Mas tataas ang sweldo ng mga tao kasi lalo na mas magkakaroon ng maraming investors dito na mag-hire, mag-recruit, no? So, mas nadami yung demand for labor kasi nga dito sila pupunta kesa sa ibang bansa kasi yung mga ating mga kababayan nga nagiging OFWs doon kumukuha ng mas sweldo sa ibang bansa kasi nahandoon ang ibang investors. Alam niyo po ba, yung ibang kababayan natin nagpupunta ng Thailand, hindi ba? Mas bukas sila. So bakit hindi na lang dito sa ating bansa natin imbitahin yung mga investors para mag-set up ng mga pabrika at mga kumpanya? Maraming salamat po, Sir Calixto. Napaka ng inyong mga minungkahi na kapagpataba po ng aming espiritu. Maraming salamat po, Sir. Atin naman pong tatanungin si Mr. Christian Paruan. Siya po ang presidente ng Philippine Retailers Association of Cebu. Ay, may buntag, Honorable Senator Robin Padilla, may buntag, Senator Bato, and Comsec Attorney Villaflor. Sir, meron po kayong gustong opening statement? Pwede po. Opo, sir, pwede po. Pero pwede po kayong maupo, sir. Okay, salamat. Patayo din po kami. Opo, sir. Opo. I cannot speak in behalf of our organization, Philippine Retailers Association, Cebu Chapter po, but I can only say, in my own opinion and in my own behalf, Chairperson, is it okay? And I believe that change is only the constant thing in this world. And I believe po na it's the high time for us, no? Na to have the foreign investors to fully own to have a level of playing field, especially in this competition, no? Like the likes of the public utilities, transportation, and logistic po, water, telecommunication, especially power, electricity, no, that is very expensive here, especially in Cebu, and this one is as part of a retailer, no, myself, a small retailer. What we want is that we can only, that the consuming public will have the benefit for it, no? Para patas yung laban, di ba? So, this only my opinion, Chairperson, Senator Robin Padilla. Dagang salamat po. Salamat po sa inyong statement, sir. Tatanungin ko po kayo, sir. May tanong po sana ako sa inyo po. Okay po. Yes, sir. Noong pong Enero 2022, ito po galing po ito sa 18th Congress, tuluyan na pong nagkabisa ang amyenda ng Retail Trade Liberalization Act. Ito po yung RTLA. Na nagpababa po ng paid-up capital requirement para sa mga dayuhang retail enterprises. At noon naman pong Marso, parehas din pong taon,
ay nagkabisa na din po ang implementing rules and regulation nito. Sa inyo pong karanasan, meron po bang naging magandang epekto po ito sa pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan po sa larangan po ng inyo pong larangan sa retail, particular po sa Cebu? Ito po ba'y nagdulot na? Meron na po bang dumating ng mga foreign investor nung ito pong batas na ito ay naipatupad? Magmula po nung January 2022, meron na po bang pumasok? I cannot say in behalf of the overall, no? But hopefully that na makatulong siya when it comes to foreign investment, no? Para mapababa natin as what Mr. Calixto yung sinasabi na mababa yung mga bilihin natin, no? So that we can benefit. Salamat po. Sa palagay niyo po, ano po ang mas magiging mainam sa isang foreign investor? Ito pong batas o yung saligang batas ang ating amendahan? Ito po bang batas na ito ay sapat na para magkaroon, mapanatag ang loob ng mga foreign investor? O makita po nila na yung saligang batas ang nagsasabi na malaya na kayo na mag-invest dito sa Pilipinas? Ano po kaya sa palagay po ninyo? I think sa saligang batas po. Daming salamat po. Maraming salamat po, Sir Christian Paruan. Siya po ang presidente ng Philippine Retail Association of Cebu. Alam niyo mga kababayan, napakaganda po nung punto na yun eh. Kasi ang saligang batas po, ito po yung pinakamataas. Hindi po natin ito pwedeng galawin kung hindi po tayo dadaan doon sa tatlong bagay nga po. CONAS, CONCON, o People's Initiative. Yung pong batas na ginagawa po namin sa mataas na kapulungan at sa mas malaking kapulungan, yun po yung House at kami po sa Senado, yan pong mga batas na ginagawa namin, anytime po yan, kahit anong oras, pwede po namin yang baguhin. Pwede namin yang gawin namin ngayon, sa bukas, pwede namin baguhin, pwede. Pero ang saligang batas, hindi po. Yun po yung pinakamataas. Kaya yun po ang sinasabi ni Sir Christian. Kung babaguhin na rin lang natin, eh yung saligang batas na para wala nang problema. Yun po. Thank you. Tatanungin po naman po natin si Secretary Ernesto M. Pernia. Ito po ang former socio-economic planning secretary po ng National Economic and Development Authority ng NEDA at professor emeritus of economics ng University of the Philippines Diliman. Sir Ernesto Pernia, secretary, ang aming pong mahal na kalihim, magandang tanghali po sa inyo. Maayong hapon, umayong udto, umayong buntag, Honorable Robin Padilla and Honorable Ronald De La Rosa, my favorite Bato De La Rosa when I was in the cabinet. Anyway, I think the first best thing to do, ang dapat unahin natin talaga ay yung ano, kasi we have three bills already passed by Congress, pero wala pang IRR. Yung Public Service Act, Foreign Investment Act, at saka Retail Trade Liberalization Act. Wala pa silang IRR. Dapat i-implement natin yun kaagad. We should have a sense of urgency kasi naiwanan na tayo. So, given our budget constraint, as everybody knows, we have about 13 trillion na utang, and then we have been lagging behind our Asian neighbors.
We used to be at the top in the 1970s, but we have just been dropping down from the top to now at the bottom of the main ASEAN countries. So there's really a time constraint and a budget constraint that we have to deal with. So I would suggest that we first attend to these three bills that have already been passed in Congress, but kulang pa ng push at saka implementation. Secondly, yung RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, kailangan i-push rin yun kasi malaki ang makuha natin dyan sa ano na yon, sa trade agreement among these countries in the RCEP. So unahin natin yon, and then I think maybe in company, or even maybe we can postpone the CONAS later. Unahin nato itong mga apat na magaling na mga provisions for the economy. Unahin natin and let's see what happens. And then if kulang pa rin, then let's go to CONAS. Let's do the Constitutional Assembly. Or they can be together. They can be done together, one after the other. Pero definitely, I would oppose, like many others, going to the CONCON, because it's very expensive, and it's also going to be time consuming. Kulang tayo ng sense of urgency. Dapat ngayon na natin gawin maraming mga provisions for the economy. So yun ang ano ko. So Senator Padilla, yun ang I think that is the way to go in terms of proceeding regarding what to do with the, with these three or four provisions, and then maybe kung kulang pa rin, then let's do the CONAS right away. So that is that would be my suggestion, having been in the cabinet and having seen what really is ailing our economy. Thank you, Senator Padilla. Opo, maraming salamat po, Secretary. Napakaganda po ng inyong minungkahi. Alam niyo po, sa katotohanan, iyan pong mga batas na isinulong na yan nung panahon po ng ating dating Pangulo, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tunay po na yan po ay napakagandang batas po niyan. At ang nagiging problema lang po talaga ngayon, yung katulad po nung Public Service Act na wala pa nga pong IRR, nakakalungkot lamang po sapagkat lumipas na po ang isang taon, wala pa, at ito daw po ay kine-question pa sa Supreme Court dahil unconstitutional daw po. Kaya po, yun po yung mga bagay na talagang kapag hindi po natin, katulad nga po ng sinabi ninyo, kung hindi po natin talaga din tatalakayin ngayon na yung pagbabago, amenda sa saligang batas, talagang magkakakontrahan po eh. Katulad po noong nagdebate yan eh, noong 18th Congress, nagkaroon po ng debate yan sa floor. Ang sabi po din talaga ng minority leader na si Senador, ginagalang po natin, Senator Franklin Drilon, sinabi din po niya yan, nako, yan ay makakarating yan sa Supreme Court at siguradong pagdidebatihan yan doon. Kaya yun po talaga. O, meron lang po akong tanong sa inyo po, mahal na kalihim. Yes, of course, Senator. Meron pong mga haka-haka na ito, kayo lamang po ang makakasagot po nito. Ang sabi po nila, kapag ka pinapasok daw po natin ang mga dayuhan dito, eh magiging alipin na raw po ang mga Pilipinas kapag pinapasok natin ng foreign investment. Totoo po ba ito? Hindi. Depende rin yun sa attitude natin eh. Kung maging subservient yung mga
well, mga leaders natin or especially the workers, then maging alipin. Pero the way, let's do it the way our ASEAN neighbors have been handling foreign direct investment. Indonesia has been able to do it, Malaysia, Thailand, Vietnam, and you know, Filipinos are smart. In fact, many of the economists and agriculturists in these countries came from the Philippines. They studied economics in the Philippines, in UP, in the 70s and 80s, and also in Los Baños. Many of their agriculturists studied in Los Baños. So we are not, you know, we are smart. We should be smarter than our students, you know. But of course, they have really risen up to heights now, and very admirable that they have been able to contribute to the development of their countries. But let's not keep you know, focusing on spilled milk. Let us just go ahead and go full steam in terms of reviving our economy and pushing for improvements in the economy and making them, and let's catch up with our neighbors. We have been left behind already. Thank you, Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal naming kalihim, Ernesto Peña. Maraming salamat po, sir. Napakarami po naming natutunan po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Salamat din, Senator. Gusto lang po natin, mga mahal kong kababayan, tayo po ay pinaunlakan. Tayo po ay binigyan ng oras ng ating pong mahal na mayor, Michael Rama. Sir, magandang patanghali po. Sir, dito po kayo sa aming tabi. Namimiss na daw po kayo ni Senator Bato. Palakpakan po natin ang ating mahal na mayor. Opo. Ito po, boss. Mayroon po kayo. Opo. Kasama din po natin ang asawa po ng ating magaling na congresswoman, Lollipop Juano Dizon. Andito po si Sir Jojo Juano. Sir, mabuhay po. Ganda naman ang pangalan ni Sir, Mr. Nixon. Nixon, makasaysayang pangalan din po yan. Salamat po, Sir. Meron po tayong tatanungin po uli. Pasensya na po kayo. Ito po talaga, ang mga bisita po natin ay mga ekonomista. Dahil yung mga nauna po nating mga bisita, puro legal, puro usaping legal. Ngayon naman po, ang gusto po nating makausap talaga yung mga patungkol po sa usapin ng mga ekonomista. Kasama naman po natin, siyempre, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Gusto po natin silang tanungin. Ang representative po ng BSP, Maan Ferrer Magtuba at Michael Bartolazzo at Ma'am Siti Butukan. Magandang patanghali po sa inyo. Yon. Good afternoon, hello, ma'am. Mr. Chair. Hello po. Good afternoon po, Mr. Chair, members of the committee, yun pong mga participants on site and also joining online. And thank you also for inviting the BSP
dito po sa event na ito. Sa pati po ng BSP, sa kabuuan, dahil po ang mandato namin is to promote price and financial sector stability. So nandun na rin po yung suporta ng BSP on efforts that will promote sustained growth and inclusive growth. And isa sa mga measures po na pwedeng sumuporta dyan, malaking bagay, is yung easing ng economic, yung mga restrictions that are provided in the Constitution. So we think that reducing po the restrictive economic provisions will facilitate increase in foreign investments. Ito na rin po yung napag-usapan kanina, na this will support economic growth as well. And also, nabanggit din, it will also promote creation of jobs. And more importantly, because there's a creation of jobs, there will be more inclusive growth for the Philippine economy. Mr. Chair. Maraming salamat po, ma'am. Yan naman ang nagpapasalamat ako ng sobra-sobra dahil ang ganda kagad ng statement ng BSP. Salamat po na kayo po ay naniniwala na magdadala ng investment kapag yung atin pong saligang batas ay lumuwag patungkol po sa economic provision. Ma'am, tanong ko lang po, bakit po kaya bumaba ng 23.2%? Yung pong ating FDI noong 2021, mula po ito $12 billion, bumaba po ito ng $9.2 billion ngayon pong 2022. Ano po kaya, saan po kaya nanggaling itong pagbaba na ito, ma'am? Mr. Chair, isang bagay po na pwedeng dahilan ng pagbaba ng FDI ay yun po kasing yung general economic environment po, no, sa ngayon, nung nagkaroon ng especially po yung mga geopolitical conflict, particular na yung Russia-Ukraine conflict, bilang mga investors, no, yung mga foreign investors po, they adopt a wait and see attitude, so they hold off on their big investments. So yun yung isa pong mga dahilan na pagbaba ng FDI. Pwedeng hindi lang yan sa Pilipinas, but sa iba pang mga emerging market economies po ng mundo. Okay po. Opo, sa palagay po ba ninyo, ma'am, halimbawa lang po. Ito pong Public Service Act, magkaroon po ito ng IRR at ma-implement na po. Ito po ba kaya ay sapat na para tayo po ay maka-inganyo ng foreign investor? Ito po kasi pumasa po ito nung 18th Congress. Pero ngayon pa, wala pa po siyang IRR, hindi pa po siya ma-implement. Dahil sabi po nila, nagkakabangga-banggaan yung agency. Na may lagpas 10 po kasing agency nakalagay doon sa batas na kailangan mag-usap-usap. At ngayon po ay kine-question pa sa Supreme Court kung ito po ay constitutional o hindi. Pero halimbawa lang po, ito po ay maipatupad. Sapat na po kaya ito? Ito po kaya makakapagpalakas na ng loob ng mga dayuhan na mag-invest sa atin? Ito pong Public Service Act na to? Yes, Mr. Chair. Mabanggit ko lang, no, sa bigyan natin ng bigger context. Actually, sa isa pong mga tinitignan, kahit noon pa, ng mga credit rating agencies, ito naman po yung mga tumitingin sa sovereign economies katulad ng Pilipinas. Isa sa mga na pag-uusapan noon pa ay yung investment climate sa Pilipinas on paano to mag-a-attract ng foreign investors. So hindi lang po yung Public Services Act na recently passed, pati rin po yung mga nabanggit na rin kanina ni Secretary Pernia na mga bagong batas na naipasa recently that will attract foreign direct investments.
kapag nagkaroon to ng mga ng IRR, especially it will provide the guidance, it will provide the guidelines to para ma-implement po yung mga naisaloob doon sa mga amendments at yung sa especially on mga recent laws referring to the liberalization of foreign investment sa bansa. Opo, opo. Ako po nabasa ko din po yung mga batas na yan eh. Talagang napakagaganda po. Pero bakit po kaya ito nagkakaroon, ma'am, ng question ano pagdating sa Supreme Court? Bakit po kaya? Dahil po kaya sa saligang batas natin, nagkakaroon po kaya ng banggaan ito? Palagay po nyo kaya? Siguro i-defer ko na lang po yung kasagutan bilang yun ay legal matter. So, but on the economic side, definitely yung pong pagkapasa ng mga batas na ito and definitely also yung pagkakaroon na ng implementing rules and regulations will provide mas konkreto na guidelines kung paano i-implement itong mga foreign investment reforms. Opo. Napakaganda po nung sagot nyo. Napaka-safety, ma'am. Ha? Ma'am, isa na lang tanong. Magkano po ba ngayon na ang ating dollar reserve sa Pilipinas? Ang dollar reserves po... Ay, tanong namin yan eh, sa isang hearing eh. Sabi nung... Ano yata yun eh? Parang boss niyo po yata yun sa BSP. Nakalimutan ko. Parang nasa $100 billion po yata yung sinabi niya. Opo, nasa ganung mga level po ang gross international reserves. $100 billion. Opo, saan po mainly nang gagaling yung ating reserve? Ang sabi ng mga chismoso, mga Marites, marami daw po dyan galing sa ating mga OFW. Ang GIR po, ito po yung foreign exchange reserves ng BSP. Manggagaling po yan sa iba't ibang sources ng foreign exchange ng bansa. And sa nabanggit ninyo, malaki dyan yung foreign exchange na nire-remit ng ating mga OF overseas Filipinos, nasa around $30 billion po yun. Nandyan din po yung foreign exchange na pumapasok galing sa travel receipts. Meron din po galing sa revenues ng business process outsourcing sector. At saka malaking bagay din po yung pumapasok na foreign exchange galing naman sa foreign investments. Ayun. Pagka lumuwag po tayo sa foreign investment, madadagdagan po lalo yun sa palagay po ninyo, ma'am? Maaari po siyang makadagdag sa sources ng foreign exchange ng bansa. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am City Butokan. Boss, baka meron ka pang tanong kayo. Ma'am. Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Pwede na pong ituloy ang lunch ninyo. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Mabuhay po kayo. Sa atin naman po ang tatanungin, nako, ito, matindi to. Chief ng Cebu City Board of Investment, Ma'am Flor Alpuerto. Ma'am, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Robin Hood Padilla, tsaka kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kay Attorney Villaflor, at sa lahat po ng ating mga co-resource persons at sa mga nandito, Mayong Udto, Mayor Mike Rama, and sa lahat pong nandito on physically at online, maayong udto kanatong tanan. ako po ay naatasan na mag-present ng sangkatutak na data, but akin pong I will do my best na hindi kayo mabagot. So kindly present po my slides. Konti lang naman po siya. Okay po. I'll just let's just go back to the slide pag hindi siya nag-show. So
Ang una ko pong i-present is ang mga Investment Promotion Agency approved investments of Filipino and foreign nationals. So for 2021, ang Board of Investment or Lupo ng Pamumuhunan ay nagtalaga ng 503 million approved investments, and then it increased to 590 million which posted a 17.33 increase. However, dun po sa foreign equity from 2021, 151 million, bumaba po siya to 138, which contributed to 8.97% na decrease. As you can see in the slide, next slide naman. Next slide. Next slide. Ay, maliit siya. So, as you can see po, maliit lang po talaga ang foreign equity kahit saan po ng ating mga investment promotion agencies. So, si SBMA po or the Subic Bay Management Authority, siya po ang pinakamataas, followed by AFAB or Authority Freeport Area o Bataan, and then followed by PEZA. So among these investment promotion agencies, si BOI po ang may highest share to the approved investments at 79% in 2002, followed by PEZA at 15%. Next slide, please. For the IPA approved investments of Filipino and foreign nationals, as you can see, mas mataas pa din ang local equity compared to foreign equity, although in 2022, we can observe an increase in foreign equity at 25.63%. For IPA-approved investments, ito lang po. PEZA has the highest increases and followed by the BOI, although the BOI posted the highest amount of approved investments compared to other investment promotion agencies. Next is total IPA approved investments of this is just a trend. We can see that in 2020, the local equity peaked and then dropped in 2021. Foreign equity peaked in 2019, dropped in 2020, and continue to increase from 2021 to 2022. In terms of industry, admin and support services activities, kasama na po dito yung mga contact centers, mga galing sa mga foreign-owned companies, they posted an increase followed by wholesale and retail, retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. And then pangatlo po si human health and social work. Meron pa ding kaakibat ito ng mga foreign companies or investments. And in 2022, electricity gas team posted the highest amount of approved investments. Ito po yung mga included na po dito ang mga energy projects. Top 10 approved investments by foreign nationals. Per country po, as you can see, si Singapore po ang may pinaka-highest approved investments in 2021 and 2022. And we can see significant increases from India, British Virgin Islands, and Japan. In terms of projected employment from approved investments, the BOI's approved investments showed an increase in projected employment from 2021 to 2022 at 16.31%. So in terms po ng targets ng mga investment promotion agencies, for investments, it was able to get 80.60% share to its target, while in employment generation, it was able to get 62.03% to its target of 160,277,000. The next slide is on the foreign direct investments monitored by, next slide na po, by the Banco Central ng Pilipinas. So in 2020 to 2021, there was an increase at 81.95%.
However, from January 2021 to November 2022, there was a decrease at 13.44%. So the next slide shows that in 2021, we peaked at 12.412 million and then it dropped in January to November 22 period to 8 million. In terms of FDIs by industry, the highest increases were posted in construction, followed by information and communication technology industry. However, the highest amount of FDI is still in manufacturing. And the top 10 foreign direct investments by country, Japan has the highest FDI in the Philippines. However, some countries showed significant increases. Number one is Malaysia, followed by Switzerland. Third is South Korea. And lastly, in terms of FDI by ASEAN countries, SG or Singapore has the highest FDI among ASEAN countries, while there are also significant increases from investments from Malaysia and Thailand. And yun lang po ang aking ulat, Senator Padilla. Maraming salamat. Napakaganda po ng inyong ulat, ma'am. Malinaw na malinaw. Nakulelat tayo. Palagay niyo po ba, ma'am, may kinalaman po ba yung pagkamahigpit ng ating saligang batas kaya tayo nakukulelat dito sa investment? Sa personal capacity ko po, I will answer in my personal capacity. I think so po. Yun kasing minsan meron kasing mga hindi pagkaka-harmonize ng mga batas. So it's very, sometimes they interpret it this way based on the constitution and they also interpret it based on the new laws. So para po sa akin, there is a need to harmonize our laws because as you've mentioned po, yung mga bagong laws, it can be repealed or amended anytime. But the constitution is not. So yun lang po. Napakaganda po, ma'am. Yung palakpakan po natin dahil napakaganda po ng sinabi ni ma'am. Dahil yan po, alam nyo, totoo yan eh. Kami po na nasa mataas na kapulungan at alam ko ganyan din sa mas malaking kapulungan. Meron po talaga mga batas na nagkakabunggo-bunggo. Hindi talagang kami din po mismo naguguluhan eh. Parang nagsalubong yung dalawang batas. Pero ang pinakamataas pa rin sa lahat ay ang saligang batas. Kung ano po yung hindi pagkakaintindihan dun sa sinasabi niyong law, yung saligang batas ang mananaig. Kaya kung meron po tayo dapat baguhin talaga at amendahan, yan po ang saligang batas. Napakaganda po ng inyong uminungkahi, ma'am. Meron po akong isang tanong. Ma'am, sa amin pong datos, noong 2022, ang Central Visayas, kung saan kabilang ang probinsya ng Cebu, ay may total approved foreign investment na halos na 60 million pesos lamang po, o 2.4% ng kabuuang total approved foreign investment ng bansa. Nais po naming ikumpirma kung tama po ba ang datos na ito dahil tila po napakaliit po nito dahil pang-apat po kayo sa rehiyon na may pinakamataas na natatanggap na FDIs. Sa inyo pong palagay po ba, ano pong dahilan? Bakit po parang mababa nga? Siguro po, hindi pa masyadong nai-explore kasi yung investments in the countryside. Siguro need lang pong ipakilala po more na meron po tayong mga investment alternative, or not even an alternative, but really good investment destinations. Katulad po ng Cebu, katulad po ng ibang parts of the Visayas and Mindanao. Siguro po, yun lang po parang kulang po ng pag-promote ng investments in the countryside na dadalhin po sana natin outside of Metro Manila
yung mga investors. And they can take a look na dito po less congested, dito po marami pong access to talented workforce, dito po ready naman po ang infrastructure tulad ng Cebu, meron po tayong internet na magandang connection, and then we're also developing infrastructure to connect the island. So ito, yan po siguro, kulang lang po sa pag-promote na there are other places in the Philippines, in the country, outside po ng Metro Manila at saka Luzon. May Mindanao po, may mga Cebu has an access to the talents of Visayas and Mindanao. So siguro yun po, kulang sa pag-promote ng ano ng mga locations. Pero ma'am, historically, next na napunta na tayo sa historically, ha. Mula pa po nung panahon ng Espanyol, nang hindi pa po natin nakukuha ang independensya nung tayo po ay under pa ng Espanyol. Ang Pilipinas po ay kasama po sa trade route. Opo, yan po yung Grand Canaria, pumunta ng Mexico, Cuba, yan po, tapos Pilipinas eh. Yan po yung, nung panahon na yun, tayo po ay nakukonsider na first world. Kasi tayo yung dinadaanan ng trade and investment. Bakit po kaya ano, nung panahon pa ng tayo ay nasa mga kamay pa ng dayuhan, mas progresibo tayo? Ngayon na tayo nagkaroon ng Filipino first, naging kulelat, no? Medyo parang ano, no? Ironic. Napaka-ironic po, ano? Siguro talagang, at nung panahon na yan, ma'am, Cebu ang kasama sa rota, no? Kaya po siguro masasabi natin na kulang tayo sa foreign direct investment dahil masyado tayong istrikto. Masyado tayong, parang ang hirap magnegosyo ba? Parang ang hirap magnegosyo sa Pilipinas yata, parang ang dami yatang. Sa palagay niyo po ba may ganun na pag-iisip ang isang foreigner na mahirap magnegosyo sa Pilipinas? Well, totoo din naman po yun. Makakatanggap din kami ng mga feedback na medyo hindi masyadong easy yung pag-start ng business sa Pilipinas. Medyo isa ito, may isa kaming mga may mga investors kami nagtatanong bakit ba di pwedeng mag-own ng land dito sa Pilipinas kasi we're bringing in our equipment, machinery, tapos we cannot own the land na land paglalagyan ng aming planta. So isa din po yun sa concerns nila. So sa totoo naman po na yung ease of doing business po dito sa Pilipinas is not easy compared to other countries po. But we are also trying to, we at the BOI are also trying to resolve that. And these laws, once institutionalized or enshrined in our constitution, these amendments, could really boost the ease of doing business in the country po. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon naman, tatanungin naman natin ang External Services Associate Business Advocacy and Policy, Cebu Chamber of Commerce and Industry, Mr. Carl Johan Sepulveda. Mr. Chairman, sir. Good afternoon. Opo, at kasama niyo po ang Mandaue Chamber of Commerce and Industry, Ms. Marlene Bedia. It is separate po yan. Magkaiba? Yeah, ibang koan din siya. Okay. Sir, may tanong po ka. Meron po ba kayong statement? Okay. Sige, sir. Magandang tanghali po, Senator Padilla, Senator Bato de la Rosa, Attorney Villaflor. Mayor Mike Rama, magandang tanghali po sa ating mga bisita. I would like to give my time with the indulgence of the Honorable Senator. Our past president of Cebu Chamber of Commerce and Industry, who is present today, he is the former consul of Bangladesh, honorary consul of Bangladesh, who is a member of the
Economic Development Committee of the Regional Development Council. I will give the floor to Sir Virgilio Nonoy Espeleta. Magandang umaga po or tanghali po, Senator. Apo, atin lang pong kilalanin ang dati pong presidente ng Cebu Chamber of Commerce, Virgilio Espeleta. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. And I was the immediate chairman of the Economic Development Committee of the Regional Development Council. So this is very, very fitting. This session is very, very fitting to, you know, to look at the economic provision. I was also asked by Secretary Mike Dino to come here. No? Yeah, so, first and foremost, during my time as president of the Cebu Chamber of Commerce, we did a survey among businesses here in Cebu. There were more than 300 respondents. What are the top hindrances to do business? We're only looking at the local, not the foreign direct investments. But I think if the local investors, the businessmen, will be investing themselves, it will give a good signal also to the foreign direct investors that it's good to do business here. So there are several of the issues that I think should improve investment climate. And I also agree with the previous speakers that I think investment climate is very, very important to attract foreign direct investments. And what are these? In our survey, this is factual, in our survey, the hurdle, the following are the hurdles. The government bureaucracy, number one. Number two is elements of corruption. Number three is the lack of infrastructure, which is physical as well as the technological infrastructure. And of course, the access to raw materials, because it's very, very costly to also import. And of course, the lack of talents, because our talents are going out. We don't retain our talents. We are not able to attract talents, to retain talents here. And so we need to also address to improve our investment climate. And we in the Cebu Chamber of Commerce, we're working closely with, in fact, the city government, Mayor Mike Rama here, and the city council, and as well as the different government agencies. Now, when we talk about foreign direct investments, it is a wish that we define the type of investments also that will generate employment, and secondly, will have a ripple effect that will generate also entrepreneurship, meaning downstream in the industries, they will also have small, or the businesses will thrive, because they will also be partnering or relying on these investments. And it would be good to have to define infrastructure to address the earlier issues that we have. Investments in infrastructure, investments in manufacturing to also address the high cost of raw materials, investment in power and utilities, because in fact, for your information, Honorable Senator, Cebu has the highest power cost throughout the country. And that has been also our concern. The highest power cost, as well as we lack water. So if there is any investment, let's look at water, let's look at power, let's look at even our garbage system here. No? These are very specific investments that we desire. No? Education is also a very good investment area, so that the talents, we have a lot of industries that lack talents, so education is very, very important. And of course, we would like also that these investments, they are not fly by night, they cannot easily withdraw their investments, but we'll have to make sure that the benefits of their investment will go to the economic, you know, the benefit in terms of, you know, ripple effects benefit. So these are the views that we have
especially if we bring this up at the Regional Development Council. The other thing also, Senator, is that here in Cebu, particularly, we have the LGUs. They are autonomous. And we also have the province, the city, etc. We're all autonomous. And with respect, I've seen also here, no, the issue about the LGUs, that they should, we should have a common agenda, a common investment plan, not a parang kanya-kanyang investment plan. So here in Cebu, for example, the need, maybe you can also help us to come up with this Metro Cebu Development Authority. There's a bill that's going to be filed. Same also with Manila, Metro Manila. Here, our concern here is that, you know, we need to make sure that all LGUs are aligned. So that is also our concern, that we work together and so that development will be faster and better. And I agree with you. Bakit kulang ba sa Cebu ang investment? We were fourth in terms of GDP contribution, fourth in the country. But I also tell you, Mr. Senator, that even in the budgeting process, in the budget allocation, we've seen this because we are in the RDC. In the budget allocation, in terms of infrastructure allocation, we only rank 10th or 11th among the different regions, when in fact, we contribute fourth in terms of GDP as a region. So there is a disparity in terms of budget allocation. So I think we have to correct that also because there is, seems to be an imbalance. And I agree that Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, etc. get the chunk of the budget, but we only get the crumbs here. Mr. Senator, thank you for your time, for listening. Maraming salamat po. Napakaganda po ng inyo, Mr. Virgilio Espeleta. Nakikita ko gumaganon-ganon yung mata ni Ma'am ano, Miss Recyclines de la Serna, aming pong Secretary General Regional ng PDP Laban, kasi parang ang direksyon ni Mr. Espeleta ay federalismo na. Napunta na tayo doon. Muntik na kaming nalaglag sa upuan na ni Senator Bato kasi doon na pumunta. Ang ganda. Economic provisions lang muna tayo. Inahina lang sa ta. Kaya yung gatong kalito na tanan pa. Sa mutag maglisun ng kumante yun eh. Daghan kong istoryaan na ninyo, Senator. Sige lang. Ang ganda ng maniobra mo, boss eh. Nakikinig kami dalawa ni Senator. Oops, nako, papunta na tayo ng federalismo. Medyo... Ang ganda, sir. Pero, sir, swabing-swabi yun, ha? Sir, kasing sir. Swabi ng bigote mo, boss, ha? Sir. Yung EO-138 pa, sir. Diba? Yung devolution. I think we have to put that together. Yung balik probinsya, bagong pag-asa, we will have to put that together. totoo po. Lahat po yan. Naniniwala po kami. Pero, ngayon, sir, ito, kasama natin to, eh. Sa revolusyon. Pero sa ngayon po, unahin muna po natin yung economic provision para makakuha po tayo ng kakampi. Mahirapan tayo dyan, boss. Pero maniwala po kayo, hindi nawawala sa puso ng PDP Laban yung sinasabi niyo po dahil yan ang katotohanan. Katulad po kaninang umaga, napakahaba po ng pag-uusap din namin ni Governor. Alam niyo naman po na si Governor Gwen, isa din po yan sa naniniwala na dapat talaga tayo ay magkaroon na ng federalismo. Opo. Pero sa ngayon, sir, maraming salamat po sa paggising niyo sa amin. Maraming salamat po. Mabuhay po. Tanungin naman po natin, naku, kailangan tulungan mo ako dito, sir, kasi Inglesa nito. Miss Jonna Lafuente, General Manager ng American Chamber of Commerce. Kasama po natin ba si Miss Jonna? Ah, wala pa siya. Handa pa naman yung English ko. Paki-check. Habang wala pa, meron pa po mang hindi nakakapagsalita.
Yes, ma'am. Please. Ano pong, hindi ko po. Makita yung pangalan? Ah, teka muna po. Wala po ba kayo sa ano? Wala ba? Teka muna po. Sandali lang, ma'am. Sandali lang po. Andiyan ba siya? Ako. Sorry po. Sandali lang po, ma'am. Sunod lang po tayo sa hearing process. Sandali lang po. Ayun, Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Ma'am, bakit ka na doon sa likod? Magandang tanghali po sa lahat. Senator Bato de la Rosa and Mayor Rama and our distinguished colleagues here. Ako po si Marlene Bedia, Executive Director ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. I have a confession, Mr. Senator. I have been a card-bearing federalism advocate ever since the time of Senator Pimentel, the senior. So, but as you said, ano to, yung constitutional amendments muna, no? I'd like to congratulate you for the courage to take on this very hot issue. This has been a very divisive issue in the country, but maybe we agree that it is time that we really take the bull by its horn, no? It is time to really seriously consider opening amendments, but we would like to be very cautious about it kasi we know for a fact that once this is opened already, we might lose control of all the other agenda. Alam na ma'am natin po yan, no? Of all the other agenda that in terms of term limits, the political dynasty provisions, no? So yun lang po ang concern namin, but we really agree that there is a need to seriously review already the provisions that will improve the economic climate of the country and invite or attract foreign investors. Cebu is actually really ready to absorb not just the crumbs, no, but the bulk of other foreign investors coming to the country. It is just really a matter of promoting and making the process of and easing the process of of doing business in the country, no, as a whole. Kami po sa Mandaue Chamber, ang Mandaue City LGU has been awarded last year by the Philippine Chamber of Commerce and Industry as the most business friendly city in the country. Yes, and I'm proud of that. And the Mandaue Chamber of Commerce and Industry was also awarded as the Hall of Fame as the most outstanding chamber in the country. So 3 times na po kaming so kaya nga we're ready for the investments that should come in. So maybe we need to make the necessary provisions and amendments with the precaution lang of opening a can of worms, no? Let's not circumvent the process. We appreciate you bringing the consultation process here in Cebu. Kasi it's not always that we are heard. So, maraming salamat po. And good luck sa inyo po. Thank you. Napakasarap madirig, ano, Senator Bato. Ma'am, asahan po ninyo na nandito po kami ni Senator Bato para bantayan po ito. Kung ano man po ang kahinatnan nito, kung maging constitutional assembly o kung maging con-con man po ito, hindi po kami papayag na magkaroon ng magkalokohan dito. Tatayo po kami
magiging bukal po kaming magsasalita. Nalokohan na ito. Ganon. Ang gusto po natin talaga ay magdulot na ng ginhawa, pag-ulad, pagbabago. Kung ano man po ang kahinatnan nito, ay gusto natin gumanda na ang buhay, magkaroon ng bagong anyo, at magkaroon ng bagong buhay yung ating mga kababayan. Hindi po yung 20% na naghahari at nagmamanipulya ng ating ekonomiya, kung hindi po yung 80% ng ating mga kababayan na matagal pong nagtitiis na, matagal nang inaantay ang totoong salita ng pagbabago. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Pakinggan naman po natin itong ating kasama sa PDP Laban. Opo. Ito pong ating na tumulong po sa amin. Tumulong po ito kay Senator Bato. Tumulong po sa akin. At siya pong aming tinitingala kapag nagsalita po ito, words of wisdom. Ang nag-iisa pong mayor ng Cebu City, Mayor Mike Rama. Sir Mayor. Good afternoon. Magandang tanghali, bayan. Palakpakan naman, palakpakan. Anyway, when you clap, your mouth is not being needed. And when you listen, your mouth is not also being needed. Hear me. If it is not now, when? If it is not us, who? This is not about, in my political statement, as I was sharing to Senator Robin Padilla, now with our co-partner, I come into Lugod, PDP Laban, si Senator number one, Robin Padilla, amo ng executive vice president. Kana si Senator Ronaldo Bato de la Rosa, mauna siya ay vice president for Mindanao. Napakpakan dugo ninyo because I am the vice president for the Visayas. Pagkaswerte na ko, niya si Senator Bongo, mo'y atong auditor, inanak na ang purma. Niya ang among presidente sa PDP Laban, si Bisaya gihapon, Congressman Tito Alvarez. Ang among chairman, ang kibalo na mo among chairman, PRRD. Akpakan ninyo na ang grupuhan na mo, ha? Now, bisita ni akong opisina, muna ang pinaka-highlight yun nato, let's not live in the worries of the past. Let's not work and still thinking of the so-called what had happened in the past. But the most important thing, I wish to support the constitutional amendment and the revision of code or whatnot for future. For future. We have been, sa Binisaya pa, pagka kuyawano na to, sige lang ta kuyaw. Kuyaw. That's why I said, we should open ourselves now. Because if we will not have this constitutional amendment, be it on foreign investment, be it on political matter, why should we be afraid? Just choose the right constitutional delegate. And when you have the constitutional delegate, and that will bring all their minds, wisdom or whatnot, then this country will fly and we should soar high. It's about time. Para na, ato na ko, kaon na sa mudiha kay mamutabay mga na ako'y asawa nga batanon. Akong anak, 3 years old. Yeah, nag-ship naman ko sa kong kinabuhi. Uli, yung ko. Ay, baluman mo. Ani ato, di ko muuli. Ani ato, kuwang sa tug. Karon, eksakto na.
kay gihigugma man. So dagang salamat. Maayong udto kaniyo tanan. Hep hep. Maraming salamat po, mahal naming Mayor Rama, na kabilang po sa naglilingkod na sa Cebu mula po ng kanyang pang lolo. Lolo pa po niya, senator pa to. Ngayon, mga mahal na kababayan, isa na lang po ang ating tatanungin, si Attorney Ervin Estardante, representing po ng business sector of Cebu. Sir, napakahalaga po nito. Meron po ba kayong statement? Yes, later slide. Maliit lang na slide, 6 slides ata. Good afternoon, Senator Batol de la Rosa, my idol, as well as Senator Robin Hood Padilla and Compañera by the floor. And next slide, this is about the restrictive economic provision of the Constitution to amend. No? Second slide, please. Actually, the plan to amend the economic provisions of the Constitution started with former President Rodrigo Duterte in his 10-point socio-economic agenda. So this is not new. This is from our boss, our chairman of PDP Laban. Next slide, please. The most important purpose of the amendment of the economic provisions is about foreign direct investments. I will make it fast. And next slide, please. I call this a mother of all reforms, especially on the land ownership. When I was back in the 90s, I was traveling to my hometown in Surigao del Sur, in Bisling. In a bus, ang katabi ko is a foreign national. Hindi ko alam, he was a German national. And after a long travel, he said to me, "You know what? Your country is supposed to be a rich country." I said, "Why?" He said, "I have seen in our long hours of travel, I've seen so many idolands. So in Germany," he said, "in Germany, if you have 1 hectare, you are already a millionaire." So the amendment of land ownership is really fitting to improve our agricultural sector, especially on the introduce mechanized agriculture process. And also, next slide, please. I will go to the last slide. Kung makuha natin ang lahat ng mga economic provisions sa Constitution, makuha natin ang foreign direct investments, investors will come in the Philippines. They are businessmen and they might, after making money here in the Philippines, they might siphon out our money, kunin ang pira nila, ilabas. So, my proposal is to make a holistic approach. Pag meron ng foreign investments, protektahan din natin ang ating pera na hindi sila makalabas ng pera mula sa Pilipinas. In other words, like for example, itong Foreign Currency Deposit Act. Hindi ito, we cannot touch it, we cannot look into it, we cannot tax it, and probably the foreign investors will siphon off their investment and place it in a dollar or in foreign currency deposit. Mawala na tayo. So we should not only amend the Constitution on economic provisions, we should also amend, like for example, this Foreign Currency Deposit Act, 1974 pa ito, dapat i-amend na ito, na at least we can tax it, we can look at it,
at also yung mga casinos, na yung mga investors or foreign direct investors, they will siphon our money through the casino by making it appear that they won in the casino. So that's also one thing to protect the foreign investments as well as yung mga profits and earnings nila hindi basta-basta may labas sa bansa. That's all. Thank you. Maraming salamat po, sir. Ano mo, nabanggit niyo po si mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kinalibutan na kami. Po, kasi alam niyo, siguro kung nagawa natin yung kon-kon nun, siya pa ang Pangulo. Sayang. Pero inshallah, alam niyo kasi yan ang isang bagay eh. Yung continuity. Continuity, yan ang problema doon sa nakikita ko sa konstitusyon natin ng 1987. Nawalan ng continuity. Alam niyo, noong 1935 constitution, ginawa nila yan four years eh. Iniba lang nila eh. Pero nung sabi nga nila, yung 1935 constitution daw, ang nagsabi nito si Recto, ah, sabi niya, yun daw ang next to perfect na constitution. At doon, four years ang presidente. Well, napag-usapan lang naman natin. Ngayon, masaya naman tayo sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos at nakita naman natin na katulong niya ang Vice President natin na si Inday Sara Duterte. At sana, sa panahon nila, ay ma-realize natin na yung economic provision ng saligang batas kung paano ni pinresent ni Attorney Ervin Estardante na kailangan na natin talagang amendahan nito. Sana po, bagamat wala sa executive ang powers, pero sabi nga din nung isang bisita natin na si Mr. Virgilio Espileta, at ito din lagi ang sinasabi ni ano ba, si General Greco. Ayan, si General Greco Bellica. Lagi niyang sinasabi, kapag naayos natin at halimbawa, inshallah, maamendahan natin ang economic provision ng saligang batas, dapat din talaga ayusin natin, tanggalin natin ang red tape na sinasabi. Kailangan yung atmosphere ng pagbi-business sa Pilipinas ay maayos din natin. Magka-partner yun eh. Actually, English to. English, actually. Napanood ko yung isang interview ng British Chamber of Commerce. Ang ganda nung sinabi niya. Sabi niya, kung magkakaroon ng amenda sa konstitusyon patungkol sa economic provision, dapat pati yung pagbi-business sa Pilipinas ayusin din. Kasi sabi niya, meron kami dito, meron kaming ginawang parang trade, ano sila, mga produkto ng British. Dinala nila sa Pilipinas, general. Nagkaroon sila ng parang exhibit, ganun. Yung mga sample nilang mga produkto, hindi nakarating doon sa kanilang pag-i-exhibit kasi na ang tagal ng proseso. May FDI, mag-a-approve, kung ano-anong mga agency ang mag-a-approve bago makalabas, makarating doon sa exhibit. Hindi tuloy na tuloy dahil naharang. So ganong katinde, sabi nga nung British, sabi niya, sample lang yun. Hindi pa namin yun ibebenta, sample lang, pinahirapan na sila. Paano kung bebenta na? Yung ganong klaseng atmosphere. Kaya tama po yung sinabi ninyo na magka-partner ito. Kapag hindi natin inayos pareho yan, baliwala. Kaya kami naman po, kapag naayos natin yung, inshallah, yung saligang batas, yung provision na yan, aayusin din natin yung paraan ng pagninegosyo. At yan naman ang trabaho
ng mataas na kapulungan at ng mas pinalaking kapulungan. Ayaw na nila ng mababang kapulungan. Bawal daw yun. Tigilan nyo na yan. Ngayon, baka po meron pang gustong magsalita sa ating mga resource speaker. Parang di ko pa nadinig si Sir. BSP, Sir, baka meron po kayong gustong idagdag. Baka gusto nyo kami pautangin ni General Bato. Biro lang, boss. Opo. Okay, gusto lang po natin pasalamatan ang Philippine Army, Colonel Templo Nuevo, Captain Arian Hector B. Inopia, Second Lieutenant Fritzel John N. De La Cruz, Colonel Joey A. Escanilas, Major Galanza, Lieutenant Colonel Jeffrey G. Molina. Maraming salamat po sa ating mga Philippine Army at sa atin naman pong Philippine National Police, Police Brigadier General Jerry F. Biaris, Police Colonel Noel R. Flores, Police Colonel Roland V. Bulalakaw. Apelyido nun. Oh, Bulalakaw, star. Police Colonel Ireneo B. Dalugdog. Police Major Marvin B. Fegarido. Police Major Jerion Item. At sa atin pong tatlong representante ng Southern Leyte at atin pong mga representante ng Cebu City Barangay Northern and Southern District. Palakpakan po natin ang mga taga Southern Leyte at Cebu City. Maraming salamat po at kayo po ay nakinig. Mga mahal namin na nasa barangay, alam nyo kayo po ang pinakamahalaga dito. Ito po yung ginagawa po namin ito para po sa inyo. Sabi nga po ng maraming tao, alam mo yung ginagawa mo, Senator Robin Padilla, political suicide yan para sa'yo. Sapagkat ang makakalaban mo dyan, yung mga oligarko, yung mga nagkokontrol ng negosyo sa Pilipinas. At pag yan ang binangga mo, para kang bumangga sa pader. Yan po ang sinasabi nila sa akin. At siyempre, alam nyo mga mahal kong kababayan, katulad po ng idol ko na si General Bato, hindi po kami politiko. Ako, sa totoo lang, kami po nandito lang para sa inyo. Para po sa 80% ng aming mga kababayan. Sa inyo po yun, kayo po yun. Hindi po kami nagsiservisyo dito para doon sa 20%. Kami po, isinusulong po namin ito para po sa inyo, para gumaan, maging maganda naman ang takbo ng buhay ng 80% ng mga Pilipino. Bilang panghuli po, gusto ko pong hingan ng... Bilang panghuli po, nais ko lamang pong bigyan diin para sa lahat na tayo po ay isang mayaman na bansa. Napakayaman po ng Pilipinas. Mayaman po tayo sa natural resources. Ngunit nananatili pong nakatiwangwang ang ating mga natural resources. Mayaman din po tayo sa labor o lakas paggawa. Na patuloy pong nasasayang dahil sa kawalan ng trabaho. Parehong hindi natin ito mapakinabangan dahil wala tayong sapat na kapital na maaari sana nating makuha sa forma ng foreign direct investment. Pero sadya po talagang tali ang ating mga kamay sa ilalim ng ating konstitusyon. Ganito na lang ba po tayo? Walang asenso bilang isang bayan?
Kaya naman po, mabuting mapaintindi po natin sa lahat na ang pag-amyenda ng economic provision ng saligang batas ay katumbas ng pagpapadaloy ng bagong buhay sa ekonomiya ng bansa. Ang pagbubukas ng usapin para sa amyenda ng political provisions ng konstitusyon, lalo na ang term extension na pinangangambahan ng marami, ang tuluyang kikitil sa natitirang hininga ng ating ipinaglalaban sa kasulukuyan. Kaya naman po ang ating panukala ay hindi muna sumasaklaw sa pag-amyenda ng political provision. Dapat marinig po ng lahat, lalo na ng araw-araw na naghahanap buhay at nag-aambag sa kaban ng bayan na magmumula sa kanilang pinaghirapang buwis ang 14.7 billion hanggang 28.5 na billion na gagastusin sa CONCON. Hindi po natin kayang ipasan ang dagdag bigat na gastusin ito sa mamamayang Pilipino. Lalong hindi po sa ngayon na gumagapang po tayo sa hirap at utang. Kung gusto po natin ng pagbabago, meron pong paraan. Kailangan lang po nating mamulat. Kailangan po nating magkaisa para sa iisa ang ating tatahaking daan tungo sa pag-unlad ng ating inang bayan. Bilang inyo pong hinahalal ng taong bayan, kami po ay obligado po kami na gawin po namin ito kahit na marami po ang kumukutya sa amin, marami po ang gustong pumigil sa amin, kailangan po namin gawin ito para sa inyo. Muli po, marami pong salamat mga mahal naming kababayan. Kung wala na pong idadagdag ang aking idol, akin na pong formal natatapusin ang pagdinig na ito. Ito po ay official na po naming ina-adjourn. Maraming salamat po.